Okay, so nandito na tayo sa Antipolo, papunta tayong Sumulong Highway. So, napagas lang ako dito, nagpadagdag lang ako ng gasolina. Ang mura dito eh, tignan mo naman oh, 71.95 para kayong bagay sa baba, 81. So, laking diferensya. Yan, chill ride lang tayo. Ang oras ay 5:30. Medyo maliwanag na. Once again, good morning everyone! And welcome to Marilake. Wala pang masyadong mga riders, no? Konti pa lang. Ang oras ay 5:33 AM. Sakto lang, nandun tayo sa Boso Boso, mga quarter to 6. And then, nakita tayo mga alas 6. Ay, grabe, disgrasya dito, mga master. Ito na. Ano na nangyari dito? Sete, aga-aga. Motor. Krasya dito, aga-aga. Boss, nakatawag na ambulansya, meron na. Sige, sige. Mabilis, mukhang mabilis to. Ngayon lang, bago lang. Siguro to. Tumatawid lang to. Madalas ang disgrasya dito, master. Mukhang mabilis yung motor, no? Bali yung paa. Ito kasing part na to, buwelo talaga to. So, grabe yung tama ng motor. Dito mo tabi, boss. Tabi natin dito. Abotin natin. Mga kasama mo? Mukhang mabilis ang takbo, no? Ano ba nangyari? Nababa kami. Oo. Nasa gitna siya eh. Ah, nasa gitna. Ito kasing area na to, ano to? Maraming nadidisgrasya din dito. Wala, wala magagawa. Ganun talaga. Bali yung paa. Ito na. Hindi napansin yung tumatawid na may dalang kariton. Nakakatawag na lang ano, boss? Meron na kayo natawagan? Wala pa ho eh. Teka lang. Malapit daw na hospital dito. Oh, dito. Sa taas. Pwedeng ano, puntahan natin. Pero, oo. Tanong muna sila kung nakatawag na sila. Pero, kasi baka magdoble. Nakatawag na ba? Ah. Dito kasi, ito yung ano, kamag-anak yata to. Ito na, so, tawa mo, huwag kang matulog. Oo, mas maganda siguro na, dalo na yun, may santay ko. Basag yung ano, helmet. Oo, yan yung asawa niya. Huwag mo na paanohin. So, yan. Saan ka ba umuwi, kuya? Matasan. Hindi napansin, no? Hindi napansin na patawid. Hindi siya patawid eh. Nandito siya eh. Hindi siya patawid eh. Ah, papunta ro, nasa gitna. Kala ko tatawid. Ano pala, binabaybay niya yung ano? Oo,
binabaybay nga yung highway. Tapos hindi siya, kung saan siya na, hindi siya, ano eh. Hindi siya nasa bilik. Nandun siya sa gitna. Ayan, dun, tama naman yung kinam... O kaya ako dito talaga sa part na to, maraming nadidisgrasya din dito. May maraming pababa. Oo. So ito na, meron ng rescue. Ano ba? Bahala. Isa-isa po, saka hindi mo ba nakapinig sa akin? Hindi. Kasi, sa hindi mo na sakit na kasi yung oh, sige, okay na kayo ah. Meron na namang ano eh. Let's go. So, yun. Ayon sa... Okay na sila. Meron dumating na officer. So, ayun pala. Binabaybay pala nung nakakariton yung ano, gitna ng kalsada. Pero... kahit na anong ano kasi ito, ito mga master, maging lesson sa atin itong lahat. Kahit na anong mangyari kapag nakabangga ka ng tao, kasalanan mo pa din. Yun ang ano doon, yun ang point doon. At syempre, hindi mangyayari yun kung medyo tama lang yung takbo mo. Kasi ayan, dyan sa part na yan, dyan na rin na disgrasya yung barkada ko dati. Medyo matulin din yung takbo niya. Nakunan din natin yun. Palusong kasi yan dyan. So, kung medyo mabilis-bilis ka talaga, mahirap na pumreno. Ay, nangyari dyan sa ano, sa... Ang sabi naman nung kasama nung nakabangga, eh, nasa gitna yung may daladalang kariton. Nakita naman natin, oh, dun mismo sa may... Medyo gitna nga yung pwesto nung nakakariton, eh. Pero, ano kasi, tao pa rin yun, eh. So, saan, kahit saan mapunta, pag nakabangga ka ng tao, kasalanan pa rin natin. So, yan po ang, ano, ang lesson dyan. Kaya hanggat maaari, talagang doble ingat, no? Mabilis talaga yung datingan doon ng mga motor, lalo na kung galing sa, ano, sa baba. Eh, ganun pa rin. Kahit na anong mangyari, kahit na anong gawin natin, eh tayo yung mayroong ano, tayo yung nakamotor, tayo yung may makina, kasalanan pa rin natin. Kahit na sabihin natin na nagkamali yung ano, yung eh ganun pa rin, meron pa rin tayong participation doon. Alam niyo sa totoo lang, pag ikaw may sasakyan, no, at meron kang lisensya, pag nakabangga ka ng tao, kasalanan pa rin natin. Yan ang ano sa atin, ang consequences dyan. Wala tayong magagawa dun. Hindi masamang magano, hindi masamang mag-ingat. Learn ano, safety driving. Kahit na walang magturo sa'yo, sa sarili mo na lang para safe ka. Buena mano, no? Entry dito sa ano. Ayun na, oh. Sige. Racing kamote. Tapos pag na-disgrasya ang iyak, no? Sabihin, walang pambayad. Hindi sinasadya. Ayun na nga ang ano, eh. Ang dahilan ng mga kamote riders. Sa akin naman, dun sa nakikita ko yung nakabangga, ano naman siya, no? Medyo nasyak pa siya dahil sa pangyayari. Grabe yung motor na, grabe yung nangyari sa motor niya. Baliko talaga yung suspension, baliko yung fork. At good thing yung ano naman yung nabangga niya, balik lang yung paa. Dun naman sa mga tumatawid dun sa kalsada, tumingin-tingin naman kayo, hindi yung tawid lang kayo ng tawid, hindi porke ano eh, kasi karamihan din kasi sa mga tumatawid, minsan, walang pakialam. Ayan, dun sa mga tumatawid naman, wag naman yung basta na lang tatawid na kala mo namamasyal sa, ano, sa luneta, no? Ang dami ko ng ganyan experience na muntik-muntik ko na rin mabangga. Kasi yung iba tumatawid, hindi nakatingin sa kalsada, kala mo kanila yung kalsada.
Maraming ganyan, hindi sila aware sa ano, sa tinatabi rin nila. Feeling nila walang dumada na iba. So, kailangan merong road courtesy, no? Agang disgrasya, no? Bungad pa lang, bungad ng marilaki. Ngayon, kung chill ride ka lang, ganito lang, pa vlog ka lang, wala kang sakit sa katawan. Diba? Alam mo, napaka-importante rin talaga. Kahit hindi ko vlogger, mga master, kung ikaw ay rider, tip ko lang, magano kayo, mag-provide kayo, no? Mag-invest kayo sa action camera. Kasi kahit na hindi ka naman vlogger, napaka-importante na meron kang action camera sa na nakamount sa helmet mo para nakikita mo yung ano, yung mga biyahe mo, or just in case magkaroon ng ganong klaseng pangyayari, pwede mong mailaban yung ano, yung sarili mo. Kasi kagaya nun, wala namang nakakita at wala naman silang ano, diba, walang action camera yung kasama, kahit silang dalawa, wala. Saan ka pupunta? Automatic pag sinabing binangga na, yun na yun eh. Kita naman sa ebidensya, diba? Wala nang laban, dire ano na agad. Guilty ka na agad. Kumbaga, pag pinpoint ka na binangga mo siya, yun na yun. Unlike pag meron kang camera, kahit paano mailalaban mo, no? Sino yung mali? Syempre, bababa yung ano mo, yung pananagutan mo. Diba? Tip ko lang, napaka-importante na merong dashcam, action camera on board, no? Sa'yo, dala-dala mo lagi. Kaya ako lagi kung hindi talaga ako nag... Kahit noon pa, no? Nung nag-start tayo mag-long ride, mag-motor-motor, talagang lagi ako merong dalang action cam. Kahit hindi pa tayo nagpa-vlog noon. Alright, so yan lang mga master. Yan ang kauna-unahang update dito sa Marilaki. Dali. Ingat lang talaga. Ako naman, kita ko dun sa ano, sa itsura ng motor, no? Medyo mabilis yung tingin ko, yung motor medyo mabilis din. Kasi talagang baliko yung ano niya eh, baliko yung suspension niya, yung fork niya. Hindi naman basta-basta mababaliko yung fork kapag ano, simpleng bangga lang. Mabilis talaga. Eh, nakakahawa din naman yung ano, yung rider, no? Talagang na-shock siya sa ano, pangyayari, hindi niya akalain. Ganun pa man, ano, charge to experience, lesson learned. Alright, so yan po, bungad. And hanggang dito na muna. Off ko muna yung camera, mga master.